Good morning, or afternoon, or evening. It doesn't matter what time it is or where you are, it's the perfect time to pray. Isaiah 58 verse 8 and 9 says, "Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, 'Here am I.'" This is LCC Dawn Watch. Mga minamahal at kaibigan kay Kristo, nandito po tayong muli sa ating pong Dawn Watch Prayer sa buwan po ng Pebrero. At narinig po natin si Pastor Aris na kailangan po nating magbantay at manalangin. At narinig po natin si Sister Grace na kailangan po nating bantayan ang ating mga kainaan at ipanalangin na tayo po ingatan ng Panginoon at mapagtagumpayan ang mga kainaang ito. At ngayon po, pangatlong araw ng ating pong Dawn Watch Prayer, ang ating pong ipapanalangin ay ang proteksyon ng Diyos at ang preservation ng Diyos. Ang pag-iingat po ng Diyos sa bawat isa sa atin at ang Kanya pong preservation sa ating mga buhay. So, babasahin ko po ang Psalms 91. Pwede niyo po akong sundan. Siyang nag-aangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Muugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ikaw ay ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong arapan ang 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusaan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw'y mapaamak at walang daratal. Kahit anong uring mga pag-iirap sa iyong taanan, susuguin niya ang maraming anghel. Silang susubaybay kahit sa ang dako, ikaw'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, aas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente, leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang nagmamahal sa akin at iingatan ko ang sinumang tao ako'y kilalanin. Pag sila'y tumawag, laging anda ako na sila'y pakinggan. Aking sasamaan at kung may ilail ay sasakluloan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko gagantimpelaan ng maabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Mga kapatid, sa panahon pong ito na maraming kaguluan sa mundo, mga bagay na nakakatakot, nagbibigay ng pag-aalala sa isipan at puso ng tao, kagaya po ngayon, yung pong coronavirus sa China, yung pong Taal Volcano sa Pilipinas, at sa iba pang mga bansa, mga earthquakes, na nangyayari, yung rumors of wars dito po sa Middle East, ito po ay nagbibigay ng pag-aalala sa ating isipan, sa puso natin. Kasama na po rito ang ban ng gobyerno ng Pilipinas sa mga manggagawa dito sa abroad, dito sa Kuwait. Marami pong mga nag-aalala sa mga bagay na ito na kinakaarap ng mundo. Sapagkat tayo po ay nabubuhay na sa mga uling araw, sa end times, sa malapit na pagdating ng ating Panginoon o sa rapture na mangyayari, Kaya po ano ang dapat nating gawin? Sabi po ng Salmo 91, tayo ay magtiwala sa ating Diyos.
Tayo po ay dumako sa kanyang presensya sa pamamagitan ng pananalangin. Ano ang sumulat po ng Salmo 91 ay ginamit po ang iba't ibang uri ng pangalan ng Diyos. Iisa lamang po ang Diyos na totoo, ang Diyos na buhay, ang Diyos na may likha ng langit at lupa, pero marami po siyang pangalan sapagkat bawat pangalan po ng Diyos ay pinapakita ang kanyang kapangyarihan, pinapakita ang kanya pong character. So dito po sa Salmo 91, ginamit po ng Psalter o ng sumulat nito ang tatlong pangalan po ng Diyos. Sabi po niya dito, the Most High God, ang katas-taasang Diyos. Ito po ang pangalan ng Diyos na si El Elyon, ang possessor of the heavens and the earth, ano? At ginamit din po rito yung pangalang Adonai, Master, ano, Lord. Ginamit din po yung El Shaddai, ang makapangyari ang Diyos, ano? Bakit po? Sapagkat kung ang Diyos na makapangyarihan, si El Shaddai, ang Diyos na kataas-taasan, ano, ang Lord, ang ating Master, ang Panginoon, ang siyang ating pagkakatiwalaan, ano, siya po ang pinakamakapangyarihan, siya po ang possessor ng langit at lupa, ano, siya po ang ating pong pagtitiwalaan, ang ating pong Master, ang ating pong Panginoon, siya po ang mag-iingat sa atin. At napakarami pong mga pangako dito ang ating pong Panginoon, mga top-notch promises, ano, yung pong mga tunay na makapangyarihang pangako ng ating Panginoon. Una po sa lahat, kapag tayo po ay nagtiwala sa kanya, siya ang ating magiging muog, siya ang ating magiging tanggulan, ano, at tayo po ay kanyang ililigtas sa anumang bitag ng kaaway, ano, para pong yung mga hunter, no, yung kanilang prey o yung mga ayop na kanila pong inuuli. Ano? Tayo po'y iingatan ng Diyos sa hunter, ano, sa diablo. Tayo po'y ay ililigtas sa anumang panganib, kagaya po ng coronavirus, yung pestilence sa English, ano? Tayo po ay iingatan ng Panginoon sa mga ganitong mga sakit, sakuna, mga problema na ating pong kinakaharap sa mundong ito, ano? Kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas, ano? Sapagkat si Yahweh ang kataas-taasang Diyos, si El Shaddai, ang makapangyarihang Diyos, ano? Si Adonai, ang ating Panginoon na nagmamahal sa atin, nagmamalasakit sa atin, nag-iingat sa atin. Kapag siya ang ating ginawang tagapagsanggalang, tagapag-ingat, tunay nga na tayo ay kanyang iingatan. Sa verse 6 po, ni sa anumang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Ano? Kahit na mabuwal sa iyong arapan ang 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang siyang tagapag-ingat mo. Ang Diyos ang siyang gagabay sa iyo. Ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Ang Diyos ang siyang iyong proteksyon, ang siyang iyong muog. Kaya, kapatid, sa panahong ito po ng maraming kaguluhan dito sa mundo, tayo po ay magtiwala sa ating kaisa-isang buhay na Diyos. Ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos na si El Shaddai, ang Diyos na si El Elyon, ang Diyos, ang ating Panginoon, ano, ang ating pong Master, ang ating pong Lord, si Elohim, ang ating pong covenant-making God, ang Diyos na nakikipagrelasyon, ang Diyos na nangako sa ating lahat na tayo ay kanyang iingatan at tayo ay kanyang pagpapalain. Dito po sa verse 14 ng 16, ang sabi po niya, yung mga nagmamahal sa kanya o nagtitiwala sa kanya ay kanyang ililigtas. He will deliver them and he will, you know, favor them. He will raise them on high. No, napakarami pong mga magagandang pangako dito sa Psalms 91. Kaya basahin niyo po ng paulit-ulit, i-meditate niyo po at ipanalangin ito sa ating buhay na ito ay mangyari sa ating buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid kay Kristo. God bless you.